Kabanata 1100. Lahat ng Hansworth martial artists ay tinatarget ng Western martial artists. Ito ay tila naging isang tradisyon. Sa 11 arena, ang 10 arena ng grupo ng kabataan ay binilang mula 11 hanggang 20. Lalaban ako ng 10 laban ngayon. Ang maliit na Hangal ay nakatayo sa 11th arena habang ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang balakang at sumigaw. Ang mga patakaran ng Global Martial Artist Summit ay isang beses lang makapasok sa arena ang bawat kalahok. Walang limitasyon sa bilang ng mga laban. Hangga't ikaw ay sapat na malakas at hindi matatalo sa arena, maaari kang magpatuloy sa pakikipaglaban ng walang limitasyon at makakuha ng maraming puntos hangga't gusto mo. Maya-maya, may tumuntong sa 11th arena. Ang isang Western martial artist na may blonde na buhok at asul na mga mata ay may hawak na makapal at mabigat na espada na may timbang na higit sa 100 libra. Puno ng pagmamataas ang kanyang mga kilay habang nagsasalita siya sa wikang Alpha Empire. Alpha Empire, Harold Corey. Ano? Napatulala ang munting tanga. Hindi niya gustong pumasok sa paaralan mula noong bata pa siya. Sa sandaling ito, siya ay nasa kawalan. Hindi niya maintindihan ang lahat. Ngunit hindi nito napigilan ang maliit na Hangal na seryosong magsabi, ano ang gusto mo? Harold, ano? Kumain ng dumi. Dagdag pa ng tanga. Nakatingin si Harold kay Locke na parang tulala. Si Judge No. 11 ay may marangal na tingin sa kanyang mukha. Nagsalita siya sa English, contestant from Hansworth, please tell your opponent your name. Ito ay martial arts etiquette. Nako, ako si Luke Yates. Nandito ako para patayin ka. Sinabi ng munting tanga sa kanyang kalaban ng buong seryoso na narito siya upang patayin siya. Mukhang naintindihan naman ni Harold. Naglabas siya ng 2 salita sa basag na Ingles. Idiot na aso. Mabahong dayuhan, pinapagalitan mo ba ako? Agad na sumabog si Luke Yates. Kadalasan, kahit ang mga kapatid niya ay hindi makayanan na pag-alitan siya. Ang moldito na dayuhang ito ay talagang naglakas loob na pag-alitan siya. Isang hakbang pasulong ang maliit na Hangal. Siya ay tuso, kaya hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Ang kanyang bilis ay tumaas ng gusto, na lumampas sa 100 metro bawat segundo. Siguradong pinipigilan ni Luke ang kanyang lakas. Isang suntok ang ibinato niya sa dibdib ni Harold. Bahagyang namutla ang mukha ni Harold. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang kanyang kalaban. King level lang siya. Sa anumang nakaraang Global Martial Artist Summit, ang mga king level martial artist sa grupo ng kabataan ay pawang mga seed level genius. Lahat sila ay kwalipikadong makipagkumpetensya para sa isang pwesto upang pumunta sa South Pole. Ngunit iyon ay sa nakaraan, hindi sa taong ito. Nagbago ang panahon. Gaano katikot ang lakas ni Luke? Tinulungan ni Khalil Zorn si Luke na buksan ang kanyang espiritual na siwang. Si Lucas ay isang pag-iral na nagbukas ng kanyang espiritual na siwang. Kaya niyang kontrolin ang 3 buto ng emperador sa kanyang katawan. Kahit na ang maliit na Hangal ay walang ginawa, maaari niyang pigain ang maraming kapangyarihan mula sa 3 buto ng emperador araw-araw at isama ito sa kanyang katawan, na gawing kanyang sariling sigla. Ang kanyang sigla ay tumaas ng 2,000 na araw-araw. Araw-araw, ang maliit na Hangal ay kumakain, natutulog, at kumakain, ngunit ang kanyang lakas ay mabilis na tumataas. Ang kanyang kapangyarihan ay minana. Hindi maiinggit sa kanya ang mga tagalabas. Si Lucas ay may proteksyon ng mga kalooban ng 3 emperador. Si Blake Darby ay ganap na hindi nagsisinungaling nang sabihin niya na si Luke ay ipinanganak na mayaman. Ang sariling sigla ni Lucas ay lumampas na sa 60,000 na. Naabot na ng kanyang lakas ang rurok ng kaguluhan. Higit sa lahat, nabuksan niya ang kanyang espiritual na siwang. Isang malaking kaguluhan laban sa isang hari. Para talagang pumatay ng aso. Naghagis ng suntok ang maliit na Hangal, ngunit talagang sumuntok si Harold para salubungin ito, pinakawala ng kanyang puwersa, na gustong kunin ito ng direkta. Ang lakas ng dalawa ay hindi sa parehong antas. Boom! Matapos masuntok ni Luke, isang nakakakilabot na kapangyarihan ang bumalot sa katawan ni Harold. Siya ay pinatay sa lugar, at ang kanyang katawan ay sumabog sa isang madugong ambon. Wala man lang bangkay na naiwan. Ang kanyang dugong bakal na pamamaraan ay natakot sa maraming kakumpetensya.
Napakahina mo, inusenteng sabi ng maliit na hanggal. Kung alam ko ng mas maaga, ginamit ko ang 10% ng aking lakas sa halip na 30%. Sa mga upuan ng manunood, walang imek si Lester Crawford. Naramdaman ng kalbong munting monghe na si Lester na parang catchphrase niya ang sinabi ni Luke. Napagtanto ni Lester na gumamit lamang ng 30% ng kanyang lakas, na polala ng polala ang maliit na tanga. Si Judge No. 11 ay isang Western martial artist. Ang kanyang mga mag-aaral ay nagsikip habang sinasabi niya sa takot, isang tuktok. Nanalo ako. Gusto ko pang lumaban. Tumingin ang maliit na hanggal kay Judge No. 11 at direktang sinabi na gusto pa rin niyang ipagpatuloy ang paglalaro. Tumalikod si Judge No. 11 at sumigaw, si Luke Yates, isang tugatog ng Hansworth, ay nanalo. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa kalahati ng venue. Ito ay isang babala. Ang hukom ay halatang walang kabuluhan. Pinaalalahanan niya ang mga Western martial artists sa ibaba na kung gusto nilang haminin si Luke, kailangan nilang nasa tuktok na kaharian. Ang sinumang martial artist sa ibaba ng Pinnace Realm ay mamamatay. Gaya ng inaasahan. Sa paalala ng hukom buling. 11, maraming tao na gustong haminin ang maliit na hanggal ay tumigil sa kanilang landas, ang kanilang mga mata ay puno ng pagpipitagan. Sino ang mag-aakala na ang Hansworth Martial Artist Delegation ay magpapadala ng isang summit contestant sa unang araw? Ito ay labag sa mga patakaran. Ayon sa mga tuntunin ng mga nakaraang kompetisyon, ang mga hari ay karaniwang mga nangungunang henyo, at ang mga hari sa ikasyam na antas ay karaniwang lumilitaw sa finale. Ngunit ngayon, ang Northern Army ni Hansworth ay talagang nagpadala ng isang pinnacle martial artist sa unang araw. Kahit na ang bawat bansa ay may isang batang henyo sa tuktok na kaharian, ang mga aksyon ng Northern Army ay magiging sanhi ng unang araw ng Global Martial Artist Summit na pumasok sa isang estado ng matinding kompetisyon. Kasabay nito, mayroong kabuuang 30 arena. Sa ilang sandali, napuno ng amoy ng dugo ang hangin sa mga mid-aged, youth at junior youth competition zones. Sa 30 arena, ang mga taong nakatayo ay pawang mga Hansworth martial artist. Bawat isa sa kanila ay lalaking bakal at dugo. Hindi sila nagdalawang isip na patayin ang kanilang mga kalaban na umakyat sa entablado. Mayroong 12-12 ang mga bangkay sa 3 competition zone. Dahil doon, nahulog ang lahat sa isang patay na katahimikan. Naramdaman ng halos lahat na medyo iba ang kapaligiran. Ano ang ginagawa ng Hansworth Martial Artist Delegation? Ang mga kalahok mula sa daang bansa sa buong mundo, anuman ang bansang kinabibilangan nila, lahat ng pumunta sa entablado ay pinatay sa entablado. Nais ba ng Hansworth Northern Army na makipag-away sa mga kalahok mula sa daang bansa sa buong mundo? Mga bastos. Sa mga upuan ng manunood, may mga taga-ibang imperyo na naikuyom ang kanilang mga kamao sa galit. Ngunit kay Cole Colby at sa iba pang nasa entablado, hindi ito nakaapekto sa kanila. Tahimik na nakaupo si Blake sa mga upuan ng manunood. Dahil bago magsimula ang Global Martial Artist Summit, lahat ng kailangang sabihin ay nasabi na. Nag-utos na si Blake na pumatay. Ang mga kalahok mula sa daang bansa sa buong mundo ay pinatay lahat sa arena. Kasabay nito, sa unang araw ng summit, hindi pa nagpapakita ang Hansworth Martial Artist Representative Team. Ang 10 tenyente na commander ng Northern Army ay pawang mga tuktok. Gayunpaman, sa likod ng Blake, mayroong higit sa 80 kataas-taasang tuktok, at mayroong isang bilang ng mga pinakamataas na puno, walang katulad na mga taluktok at mga pataas na tuktok. Sa pagkakataong ito, mayroong 1,000 kalahok sa delegasyon ng martial artist ng Hansworth. Walang mas mahina kaysa sa rurok na kaharian. Kahit na sa mga kalahok sa junior youth group, maliban kay Colton Jansky, mayroong 3 iba pang mababang antas ng mga pinnacle. Naabot na nila ang rurok na kaharian sa murang edad at naipakita na nila ang kanilang mga talento sa Hansworth Martial Artist Summit. Sa sandaling ito, sa lugar ng kompetisyon ng grupo ng mga kabataan, 3 pinakasikat na kabataan sa kanila ang nagsasagawa ng utos ni Blake na patayin ang lahat ng mga henyo ng ibang mga bansa na umakyat sa entablado. Kabanata 1101. Sinakop ng mga martial artist ni Hansworth ang lahat ng arena, at walang nakaligtas kung gumawa sila ng hakbang.
Nabalot ng panandali ang katahimikan ng buong Martial Artist Summit. Sa hilagang plataporma ng summit, naruroon ang mga kinatawan ng daang bansa. Isang medyo may edad na lalaki ang biglang tumayo mula sa 31st seat. Sobrang pangit ng ekspresyon niya. Sumigaw siya, "Nagprotesta ako laban sa summit ngayon. Mariin kong kinukondena ang delegasyon ng Handsworth Martial Artist. Sabihin mo pa sa akin." Sa mga upuan ng manunood, si Blake Darby ay nakaupo ng mahinahon. Bahagyang nakakunot ang mga sulok ng labi niya habang walang pakialam sa mataas na plataporma. Swoosh! Lahat ng martial artist na naruroon ay nakatutok sa kanya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tinawag na sa Rochet. Tumingin siya kay Haven Downing, pagkatapos ay kay Jazel Sherman, Lior Darby, at sa iba pa. Medyo natarante siya. Siya ang unang humakbang at gumawa ng mga bagay na mahirap para kay Handsworth. Bakit walang sinabi ni isa sa mga kinatawan ng sampung dakilang imperyo? Kamahalan sa hilagang hari, ang Global Martial Artist Summit ay isang lugar para sa daang bansa upang makipagpalitan ng mga payo. Bakit mo kinukonsinti ang mga aksyon ng iyong mga miyembro ng delegasyon na walang pinipiling pagpatay? Inayos ni Sir Rochet ang sarili at tumayo. Tumingin siya kay Blake at sinabi sa mahinang boses. Hindi ko kailangan ng dahilan para patayin ka. Napakagaan ang tono ni Blake. Gayunpaman, naramdaman ng lahat ang kawalang galang sa mga salita ni Blake. Lumingon si Sir Rochet at sinabing, "Your Highness Divine General, ginagamit ng mga Handsworth martial artist ang arena para patayin ang mga martial artist ng ibang bansa. Iminumungkahi ko na ay disqualify natin ang Handsworth martial artists. Ang kapal talaga ng balat mo." Malamig na sabi ni Corbin Jessen na nakaupo sa 5th seat. Ang pangungusap na ito ay natigilan kay Sir Rochet. Siya ay isang kinatawa na lumahok sa huling pandaigdigang summit. Alam niya na sa nakaraang summit, ang iba't ibang mga imperyo ay walang ginawang pagsisikap na puntiryahin ang mga kalahok sa Handsworth. Ang huling delegasyon ng Handsworth ay ganap na nabura. Sa kanila, malaki ang naiambag ng mga tao mula sa sampung dakilang imperyo. Bakit parang nag-iba ang direksyon ng hangin sa pagkakataong ito? Malamig na tumawa si Corbin, "Dati, kapag binugbog mo sila, target mo silang mamatay. Ngayon na nakita mo na sila ay naging mas malakas, ikaw ay nagmumungkahi na sila ay ma-disqualify sa kompetisyon. Sa nakaraang Global Martial Artist Summit, noong nagtulungan kayong patayin ang lahat ng kalahok ng Handsworth Martial Artist Delegation, bakit hindi kayo nagprotesta?" Ang mga malamig na salitang ito ay ang malupit na katotohanan. Naging berde ang mukha ni Sir Rochet. Sabi niya sa mahinang boses, "Mr. Jessen, pakiintindi ang sitwasyon. Ginagamit ng mga tao ng Northern King ang arena para patayin ang ating mga katunggali. Kung hindi natin siya sugpuin at pipigilan, lahat ng bansa ay magbabayad ng masakit na presyo ngayon. Ano ang gusto mong gawin?" Si Haven, na nakaupo sa first seat, ay dahan-daang lumingon para tingnan. Isang tingin lang sa kanya ay nadagdagan ng pressure kay Sir Rochet. Mapatla ang kanyang mukha, at tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Pakiramdam niya ay parang bundok na hindi maabot si Haven. "Iminumungkahi ko na simulan natin ang konseho ng paghatol ng isang daang bansa." Gulat na sabi ni Sir Rochet. "Alam mo ba ang mga kondisyon para simulan ng Judgment Council?" Si Haven ay walang malasakit gaya ng dati. Mahinahong sinabi ni Jazel Sherman, "Upang i-activate ang Judgment Council, kailangan ang lahat ng kinatawan ng daang bansa. Wala sa kanila ang maaaring mawala. Ang konseho ng paghatol ay may pananagutan sa paghawak ng mga pangunahing kaganapan na nangyayari sa summit. Kapag lumabas na ang resulta, walang makakapagpabago nito. Mr. Sherman, hindi ba malaki ang nangyayari ngayon? Mahigit 100 kalahok na ang namatay sa kamay ng Handsworth martial artists. Hindi sila nandito para lumahok sa summit, kundi para pumatay." Paos ang boses ni Sir Rochet habang sinasabi niya ang malupit na katotohanan. Sinakop ng Handsworth martial artist ang 30 arena. Mukhang hindi sila nandito para makipag-spar. Pinatay nilang lahat ang kanilang mga kalaban sa isang laslas, hindi binibigyan ng kanilang mga kalaban ng pagkakataong mabuhay. Nagkataon, sa sandaling ito. "Tama na yan. Nandito kami para pumatay.
Tumayo si Blake at umakyat sa entablado. Northern King, ang lakas ng loob mo. Nagulat at galit na galit si Sarochet. Hindi niya inaasahan na aaminin ito ng personal ni Blake. Lumakad papunta sa platform si Blake. Swoosh! Sa pangunguna ni Haven, ang mga kinatawan ng 86 na bansa ay sabay-sabay na tumayo at tumingin kay Blake ng may determinasyon. Sino ang 86 na tao na ito? Umalis ito ng walang sabi-sabi. Mayroong 100 kinatawan mula sa daang bansa. Mayroong 86 sa kanila mula sa Northern Army. Maaaring isipin na ang Global Martial Artist Summit na ito ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Tumayo si Blake sa entablado habang nasa likod ang mga kamay. Mahina niyang sinabi, mula nang maitatag ang Global Martial Artist Summit, ang Handsworth Martial Artist Delegation ay palaging tinatarget ng lahat ng partido. Sa huling summit, libu-libo sa ating mga Handsworth Martial Artist ang namatay dito. Ang kanilang mga kaluluwa ay nawala sa ibang bansa. Ito ay isang awayan ng dugo at isang pambansang kahihiyan. Sa pandaigdigang summit na ito, gusto kong magbayad ka na ang mga kamay ay nabahira ng dugo ng ating mga taga Handsworth ng 10 ulit. Narito ba ang lahat ng aking mga lalaki sa Handsworth? Tumayo si Blake sa mataas na plataporma at mahinang nagtanong habang nasa likod ang mga kamay. Swoosh! Si Luther Carden at ang iba pa sa arena, pati na ang 1,000 manunood, lahat ay tumayo. Ang 1,000 lalaki ay yumuko at ikinuyom ang kanilang mga kamao. Maglalaban ang mga lalaking Handsworth ngayon. Pagkatapos ay patayin mo sila. Gusto kong maging larangan ng digmaan ang pandaigdigang summit na ito. Nais kong tapakan ng dignidad ng daang bansa at ang mga buto ng 30,000 kalahok upang magbigay pugay sa mga kabayanihang kaluluwang namatay noong nakaraan. Naglabas si Blake ng isang dugong bakal na utos na pumatay sa harap ng daang bansa. Ito ay lantarang gumagawa ng mga kaaway ng daang bansa sa buong mundo. Napuno ng hangin ang Hungarian pagpatay na may dugong bakal. Natahimik ang lahat. Galit na tinuro ni Sarochet si Blake. Northern King, baliw ka. Nagdedeklara ka ng digmaan sa daang bansa. Isa itong provocation. Swoosh! Clown! Itinaas ni Blake ang kanyang kamay at isang daang espada ang umikot sa kanya. Habang tumataas ang mga espada, umuungol ang hangin. Whoosh! Ang Crimson Blood Chi Longsword ay tumusok sa dibdib ni Sarochet. Isang espada ang tumusok sa kanyang puso at ipinako siya sa mataas na plataporma. Pagkatapos, isang daang espada ang tumusok sa kanyang mga paa. 13 metro ang pagdaloy ng kanyang dugo. 10,000 martial artist lahat ang nakakita nito. Nagulat ang lahat. Ito ang kinatawan ng isang bansa. Sa huli, casual siyang pinatay ni Blake at pinahiya pa sa ganoong paraan. Ang bansang Lambier, na nasa 31 na ranggo sa 100 bansa sa mundo, ay mayroong daan-daang tao rito at 100 sa kanila ay mga kalahok. Northern King, gaano kakalakas loob na patayin ang kinatawan ng ating bansa? Tumayo sila at sumigaw na may galit sa kanilang mga mukha. Ngayong gabi, maaari kang magdeklara ng digmaan sa amin at lalaban kami. Pinawi ng mga salita ni Blake ang galit ng daan-daang tao. Para silang binuhusan ng isang palanggana ng malamig na tubig dahilan para makaramdam sila ng lamig sa buong paligid. Maglalakas loob ba si Lambier na magdeklara ng digmaan kay Handsworth? Hindi man lang sila naglakas loob na gawin iyon. Not to mention them, sino sa 10 great empires ang maglalakas loob na magdeklara ng digmaan kay Handsworth lang? Si Handsworth ay muling nabuhay sa loob ng 100 taon, at ang lakas nito ay hindi mas mahina kaysa alinman sa 10 dakilang imperyo. 10 taon na ang nakalilipas, may nagtantya na ang komprehensibong pambansang lakas nito ay malapit sa Alpha Empire at sa itaas ng Delta Empire. Sino sa mundo ang maglalakas loob na magdeklara ng digmaan? Tumayo si Blake sa entablado habang nasa likod ang mga kamay. Bahagyang gumalaw ang manipis niyang labi. Patayin ang Global Summit Martial Artist sa isang araw bago magdilim. Oo, sir. Yumuko ang 1,000 lalaki at tinanggap ang utos. Personal na nagbigay ng utos ang Northern King at nakatanggap ng 1,000 tugon. Kasama sa 1,000 kataong ito ang mga mahuhusay na tagapagmana ng makapangyarihang mga pamilya, mga maharlikang pamilya, at mga sekta. Sa sandaling ito, naramdaman nilang kumukulo ang kanilang dugo.
Tila naiintindihan nila kung bakit ang milyong kabalyerya ng Northern Army ay tapat sa batang commander na ito. Ang kabataang nakasuot ng puting damit, ang Northern King, ay karapat-dapat na sundan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang kanyang buhay ay isang alamat.